Puri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Mawid ang daigdigan at nang naroroon. Mawid ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, sa araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang kapistahan ni Apostol San Bartolome. Tayo pong lahat ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat na maanghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong inalulundan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang kinapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, Tong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw
kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa kasalanan ng sanibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong matibay ang aming pananampalataya na nag-ugnay kay Apostol San Bartolome sa buklod ng hindi magdarayang pakikipag-ugnayan ng apostol na ito sa iyong anak bilang tugon sa kaniyang pagdalangin. Ang sambayanan mo naway maging pananda ng iyong pagliligtas sa lahat ng bansa, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Wika ng anghel sa akin, halika at ipakikita ko sa iyo ang babaeng makakaisang dibdib ng kordero. Nilukuban ako ng espiritu at inihitid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Pinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos. Kumikislap na gaya ng hiyas na hasping sinlinaw ng kristal. Ang pader nito ay makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa'y may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. Tatlo ang pinto ng bawat panig, tatlo sa silangan, tatlo sa timog, tatlo sa hilaga, at tatlo sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng kordero. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahain mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurit ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahain mo. Dakila mong gaway, matatalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo ay sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahain mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalapit doon ang habag at awa. Siya ay nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino man taong pagtawag sa kanya ay tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahain mo. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Puro anak na putin ng Diyos amang masintahin, ikay hari ng Israel. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, hinanap ni Felipe si Nathaniel at sinabi rito, "Natagpuan namin si Jesus na taga Nazareth, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kaniyang sinulat sa kautusan at gayon din ng mga propeta. May magmumula bang mabuti sa Nazareth?" Tanong ni Nathaniel. Sumagot si Felipe, "Halika at tignan mo." Nang malapit na si Nathaniel, ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, siya'y hindi magdaraya." Tinanong siya ni Nathaniel, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabbi, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel." Wika ni Nathaniel, sinabi ni Jesus, "Nananampalataya ka ba? Dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos, makikita ka, makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo.
sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayong araw na ito ay atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Bartolome at nakilala natin siya sa ating ebanghelyo bilang si Nathaniel. At pagmasdan ninyo ang mga katanungan at pagdududa ni Nathaniel, minsan nang tinanong niya, paano natin malalaman sa ating sarili na may katiyakan si Jesus na siya ang tunay na anak ng Diyos at tagapagligtas ng mundo? Ito mismo, mga katanungan at pag-aalinlangan ni Nathaniel o ni San Bartolome. Sa atin pong ebanghelyo, kung inyo pong napakinggang mabuti, si Felipe unang nabigong kumbinsihin ang kaniyang kaibigan na si Nathaniel na sumunod at manampalataya kay Jesus Nazareno. Subalit, nang mangusap ang Panginoong Jesus, nagbago agad ang kaniyang mundo. Uulitin ko po, noong naengkwentro na mismo ni Nathaniel ang ating Panginoong Jesus, nagbago ang kaniyang isip, nagbago ang kaniyang mundo, nagbago ang kaniyang buhay. Masyado kasing nag-aalinlangan si Nathaniel. Hindi niya gusto ang Nazareth at ayaw niyang makipag-ugnayan sa mga taong galing doon. Para sa kaniya, paanong ang Mesiyas ay manggagaling sa ganong mababang bayan o lugar? Marahil katulad tayo ni Nathaniel o ni San Bartolome, minamaliit natin ang ibang tao. Minamaliit natin ang kanilang kakayahan at pwedeng magawa. Kaya naman, nahuhusgahan agad natin sila. Kaya sa halip na makipagtalo, anong ginawa ni Felipe? Mas matalinong diskarte ang ginawa niya. Inanyayahan niya si Nathaniel na pumunta at tingnan mismo para sa kaniyang sarili kung sino ang sinasabing Jesus na ito. At ano po ang nangyari? Hindi naman nagdalawang isip si Nathaniel dahil gusto niyang makita ng kaniyang dalawang mata si Jesus Nazareno. At natagpuan ni Nathaniel kay Jesus ang higit pa sa kaniyang inaasahan at pangarap. Nagsalita si Jesus kay Nathaniel at pagmasdan ninyo, nag-alab ang kaniyang puso sa pagkamangha. Si Jesus higit na nakakaalam ng ating puso kaysa sa atin. Wala po tayong pwedeng maitago sa Diyos. Uulitin ko po, wala po tayong pwedeng maitago sa Diyos. Alam ng Diyos ang ating kahinaan, alam ng Diyos ang ating karupukan, alam ng Diyos ang ating lihim, at alam ng Diyos ang ating mga tinatagong
kasalanan. Alam niya ang laman ng ating puso at kalooban. Subalit, sa kabila ng ating mga lihim, kahinaan at mga kasalanan, hindi tayo iniiwan ng ating Diyos. Sinasamahan niya tayo sa bawat hapti at kirot ng ating sugatang puso. Iniintindi tayo ng Diyos at ginagabayan niya tayo upang tayong lahat magbalik sa Diyos Ama. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, kagaya po ng karanasan ni Nathaniel, inihahayag ni Jesus ang kaniyang sarili sa bawat isa sa atin. Itinatanim ni Jesus Nazareno sa bawat puso ng taong sumasampalataya ang pananabik at pagnanais na makilala natin siya. Kung maaalala ninyo si San Agustin ng Hippo, natagpuan niya ang Diyos pagkatapos ng napakahabang panahon, pagkatapos ng maraming taon ng kawalan ng pananampalataya at pamumuhay sa kadiliman. Siya mismo ang nagsabi, "Ginawa mo kami para sa iyo, O Panginoon, at ang aming mga puso at buhay hindi mapapakali hanggang hindi sila nagpapahinga sa iyo." Uulitin ko, sapagkat napakaganda ng mga binitawang salita na ito ni San Agustin ng Hippo. Sinabi niya na tayong lahat daw ay ginawa ng Diyos. Tayong lahat ay para sa Diyos. Tayong lahat nakalaan sa Diyos. Kaya nga ang ating puso at ating buhay hindi mapapakali, laging maghahanap, hindi makukontento, malibang tayo ay nasa Diyos at magpahinga sa kaniyang presensya. Doon lamang natin matatagpuan ang tunay na kaganapan ng ating buhay. Ibig sabihin, sa Diyos lamang natin matatagpuan ang tunay na kaligayahan at kahulugan ng ating buhay sa mundong ibabaw. Tunay ngang hindi tayo mapapanatag at hindi mapapakali ang ating mga sarili at ang ating mga kaluluwa kung wala tayo sa piling ng ating Panginoon. Si Jesus Nazareno lamang ang tanging makakapawi sa uhaw ng ating kaluluwa at makakahilom sa ating karamdaman at mga pusong sugatan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa ating pagpaparangal sa apostol na isang lalaking hindi makagagawa ng panlilinlang, lumapit tayo sa Ama ng may pagtitiwala, binubuksan sa pamamagitan ng panalangin ang ating mga puso. Sa bawat kahilingan ang ating itutugon, "Panginoon, basbasan mo kami ng iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol." Panginoon, basbasan mo kami ng iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang simbahan naway maging bukas sa
sa mga pagkilos ng Espiritu, lalo na sa mga samahang pinagyayaman ang pananampalataya ng bayan ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami ng iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway maging bukas at maging karapat-dapat sa karangalan at dignidad sa pamamagitan ng kanilang tapat at ulirang pagtupad sa tungkulin, manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami ng iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Magkaroon nawa ng mga programa para sa paghubog sa mga kabataan, manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami na iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng tulong sa paglilingkod ng simbahan, manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami ng iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway makabahagi sa kalwalhatian ng langit, manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami ng iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal, ang mga kamag-anak at kapamilya nating may sakit at may malubhang karamdaman, gayon din ang mga pamilyang nagugutom at walang makain, naway ingatan, patnubayan at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo kami ng iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ama, habang ipinaparating namin sa iyo ang panalangin ito, sa tulong ni San Bartolome, tulungan mo kaming magmahal at magtiwala sa iyong pagpapala sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Pagsiupo muna po ang lahat. Aming alay sa'yo, Panginoon, ang inapay at alak na iyong kaloob. Umahunitain ang buhay na inihalay nang tayo'y mag-iwang bilang isang sambayanan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa kapistahan ngayon ni Apostol San Bartolome, tuwangan nawa kami ng kaniyang pagdalangin sa paghahain namin ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na hindi magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapaghiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, na punong ang langit at lupa ng padakinaan mo. O sana sa taitaasan, pinagpalang naparito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa taitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa
at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumbon. Sa daing ng mga abab at hihatid sa mga dukha, ang magandang balita ng kaligtasan. Sinugo ako upang ipahayag ang kalayaan sa mga biyag. Bigyang panin ang mga bulag, dalhin ang nasa dilim sa may liwanag. Suma sa akin ang Espiritu ng Panginoon. Ako'y hinirang niya upang tumugon. Sa daing ng mga aba at hihatid sa mga dukha, ang magandang balita ng kaligtasan. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kapistahan ni Apostol San Bartolome, aming pinagsaluhan ang haing nagbibigay buhay. Sa paglingon namin at pagtanaw ng utang na loob, kami naway makarating sa paroroon ng ligayang lubos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin. Pinipinduo pa namin para mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong namatayan ay sa isag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Nazareno, tinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati pa namin.